Good morning, guys. It's 5 o'clock in the morning here in Calbayan City. We're going to Marabot and it will be like 4-hour drive going to the place. And here is our van driver and we're going. And see you in a bit. Hi guys, now we are in Gandara, Samar. So our first stop over kay Nangihisira. Okay, so we still have a long way to go before makaabot sa Marabot. So this is the diversion road in Gandara because the place is, or the other bridge is under construction right now. So later on, we will proceed in. Next, after Gandara, it will be Katbalogan, and then we're going to Basay, Samar, and then going to Marabot. Alright, so see you guys in a bit! So guys, along the road, may stopover dito. Ito ay sa Tarangnan, Samar. So I'm overlooking ng river. Yan. So ang ganda ng view. So, dito lang din yan sa kalsada. Nakikita nyo yan. Ang ganda ng lugar. So, time check, 6 o'clock in the morning. So, ito yung view. Ganda ng lugar. Very nice. We have reached Katbalogan City. Hi guys, another stop over here in Barangay Kalbiga. So for Christians, you know, this place is a must visit. So we have here like full structure of the Virgin Mary, and here is Jesus Christ. And pwede kayong makyat doon, pero hindi kami akyat ngayon kasi stopover lang saglit. So later on, didiretso na rin kami. Ito yung view ng kalsada. Okay. Ito yung view dito. Ang ganda ng place. Para siyang yung sa Cebu, yung sa Simala. So akyat ka doon sa taas. Finally, we have arrived here in Rojas Beach Resort in Marabot, Samar. So, you can see my view. Very nice. And wala masyadong tao ngayon. Wala masyadong guests sila. And then, I will give you a room tour. Ang ganda ng mga, yung mga bahay nila dito. Yung mga silipahingahan namin. Ganyan. Ayan yung nasa likod ko. Okay, so along the way, kung pupunta kayo dito, makikita nyo yung ibang mga towns, like yung Basay, they are known for bani. And in doon naman sa Legazpi, known sila for woods. So yung mga furnitures. Kung case lang na mga interested kayo doon, magandang dumaan din doon muna para makabili kayo. So, yan yung view.
Maganda siya. Pakita ko sa inyo ulit. Ayan. Meron din sila dito mga floating cottage. Pwede kayong mag-rent. At saka meron din sila yung pump boat na yan. Pwede rin kayong mag-rent yan. Para mag-tour kayo dito. So yung boat naman, I think around 6,500 per full day. So mag-ikot kayo. Pero depende rin sa panahon. Alright, so for more information guys, i-share ko sa inyo mamaya. After nito. Okay? So guys, ito yung mga rooms nila. So ito ay 2-story rooms. Alright, so meron taas yan doon. So this cost around 5,000 for 15 pax family room. Tour ko kayo sa loob. Pasok nyo. So ito yung room nila. Ayan. May bed sa baba. Tapos ito yung tao pala. Ito sa taas. Naka-attic nila. So ito, ganda. Okay, medyo mainit lang siya. Walang electric fan pa. Tapos merong tatlong bed. May AC pala dito. Naka-AC pala siya. May AC. Ayan. So naka-AC siya dito. Taas. Tapos ang best part, meron pa siyang balcony para overlooking din doon sa doon sa labas ang beach. Ayan. Ganda, diba? Sulit din. Alright. So guys, this is the view of Rojas Beach Resort in evening or at night. Good morning guys, this is the next day of our stay here in Rojas Beach Resort and we are going home and just like to share some experience here in this place. The place is okay to relax, but you know, it's not that fun to swim because it's so rocky, so ang dami pong bato. So hindi ka po makakaligo ng maayos. Tapos hindi po siya malalim dito na part. So kailangan mo pang punta doon sa malayo doon sa may bangka para ka makaligo ng maayos. Okay. And then I just like to highlight with regards to customer service kasi siguro bago pa lang tong resort. So hindi masyadong well developed and customer service not that good. Sabi ko lang. Kasi, for example, kagabi nagkaroon ng blackout. So, kami po mismo yung naghanap ng mga caretaker dito para lang maghingi ng, you know, yung mga light, emergency lights and all. Kasi wala pa silang generator kasi nga bago pa lang. So, I hope na in the near future, para sa ibang guests, at least ma-improve yung customer service. Pero, overall naman, okay naman yung place. Maganda naman. Tapos yung mga rooms nila, maganda rin kasi naka-AC. So, especially ngayon summer. So, dapat talaga naka-AC kasi hindi talaga kaya kung walang AC. Alright? So, guys, we are going home now and we're going back to Calbayog. It's like 4 hours from here going to Calbayog. And I hope you have enjoyed this video. I hope you like, share, and subscribe to my channel. Again, I will give you more of Calbayog. We will be going to Basay for some tour also. And we'll show you like the native Bali of Basay. Alright? Guys, again, this is Travel with Jason saying, travel while you can because life has no rewind. Thank you guys!